bahay na! Naging bato pa. Ang developer kasi ng subdivision, napili niya hanggang pangako lang. Ito yung developer na parang sila'y mag-ama, naka-Rolex pa kung humarap. Masus akala mo, kung akala mo nung araw, parang the trademark of success. Yung pala sa likod na sinasabing trademark na yan, ay puro reklamo laban sa kanilang subdivision. Di ba? 3 taon nakalipas, di pa rin sila makalipat. Kaya ang buyer, pinili na mag-refund. Ang problema, pati ang pagsasauli ng pera, pinaasa rin sila. Ayaw natin sa uling pera. Gusto natin itakbo, take the money and run. Gusto niyo ba malaman ng kwento? Eto, panoorin. Ako si Ryan Ruiz. Nagpunta ako sa Bitag, Kilos Pronto, para reklamo ang Grand Monaco Estate Developers na nagbebenta ng lupa at bahay. Mga late 2015, kumuha ako ng bahay sa kanila. Yung sa Casamia Phase 2, Antipolo. 2016, nag-start yung payment ko. Then, natapos siya mga 2017 yata. Then, sabi nila, matatransfer na sa akin yung bahay after ng payment. Then, nagpa-follow pa ako sa kanila. Tapos, umabot na hanggang itong year. Sinasabi pa rin nila na 80 or 90% lang yung bahay. Then, marami rin ako nakikitang mga reklamo tungkol sa kanila. Then, nag-decide na akong i-refund yung the down payment ko na 363,000. Nag-process yun mga June. Sabi nila, sige, okay lang, refund. Tapos, sabi nila, bibigyan nila ng August. Tapos, ngayon hanggang inabot na ng, sabi nila, December na ngayon, December, ibibigay na yung down payment in 15 terms. Pero gusto ko, makuha ko yung buong down payment, yung binigay kong pera sa kanila. Kasi pinaghirapan ko yung pera yun. Lahat ng bagay sa mundong ito, kinakailan pinaghihirapan ho natin. Matinong trabaho, nagbubuso tayo ng pawis, sipag at tiyaga ang kinakailangan. Ang pera ho kasi, hindi ho natin parang niluluwan lang na makikita mo kung gusto mong dumumi ng pera. Wala hong ganun. Kasabihan ng kalokohan. Ang pera ho talaga ay kinikita. Kaya kayo si Grand Monaco, makinig kayo. Baka naman yumayaman na kayo sa inyong panggagansyo at panglilin lang. Nagpapaasa-asa kayo. Kasama natin ngayon si Ryan Ruiz. Okay? Nagre-reklamo. Ryan Ruiz. Nare-reklamo ang Grand Monaco. So, nag-down payment ka ng yes, almost 360,000 pesos. Yes, po. Tama? At hindi lang na ma-deliver yung sinasabing unit na yon. Yes, po. Kaya ang gusto mo na lang, dahil non-delivery on their part, ginawa mo, binabawi mo na lang yung pera. Pinapangakuan ka ng pinapangakuan. Yes, sir. Sabi nila, pwede ka mag-move in anong taon? 2017 po. 2017. Nag-sign up ka sa kanila 2015. Yes, po. Wala ka nakitang kalansay man lang ng bahay? Meron po, pero nag-iba po siya kasi sabi po nila, yung gilid po ng creek malambot po. Tapos, tanga na yun. Kung alam nila gilid ng creek, anong ginagawa ng engineer na papalaki ng betlog? Kasi unang-una, pag inhinyero ka, makikita mo yung lupa, kakainin nyo. Kinakalan sa gilid ng creek, may riprap ka para hindi kainin. Ako nga, hindi inhinyero, alam ko. Maliban na lamang, kung yung mamayari ng Grand Monaco, eng-eng-eng-eng din, at hindi alam kung anong ginagawa. Ang laki-laki pa lamang ng billboard nila ng araw, Alos akala ko humanga ako rito sa mag-ama na to. Yun pala, kumbaga parang mukha ng ewan. Ayoko na magsalita na hindi, baka makasakit pa ako. Sa mga katuwid, nung kinukuha mo yung pera, ayaw na ibigay sa'yo or gusto, pinaasa-asa ka lang? Gusto po nila hatiin na po yung 15 terms. So 15 terms, yung 360,000 divided by 15 times. Yes, well, around 26,000 yata po. Ang kapal na mukha nila. 15 months po. Pero sila nang humiram, kung humingi sila, one-time payment. Yung ano po, per terms din po ako nagbayad doon. Paano ka nagbigay? 18 months po. 18 months. So pero, 18 months. Ngayon, gusto nila patayin din ikaw, 18 months din sasauli. Hindi sa kanilang pera yon. Wala naman transaction na naganap. Wala naman silang nakitang dineliver, na buisit ka, non-delivery on their part. So hanggang kasalukuyan ho, nagra-ring pa rin ang telepono ho ng Grand Monaco at medyo... Mar Joseph, hindi ko maintindihan. Nabahag ata ang buntot. So, ikaw pinapangakuan, in 15 months din, ito terms nila, sasauli sa'yo. Isasauli yes, sila 15 or 20 times na idahan-dahanin yung 20,000.
Apa? Para mabuo. Hindi naman siguro tama yun. Kausapin muna natin dito ang ating sino, resident lawyer and counsel. Ito ho yung counsel ho natin dito to, ano? Si Attorney Batas Mauricio. Attorney Batas, narinig mo reklamo rito? Narinig po, ginawang bento po. At muli at muli, ang ating pong nakikita dito sa ganitong klase ng mga sitwasyon, eh yung pong kawalan ng katuparan ang ipinangako ng owner-developer na ibibigay sa kanila ang pumumusisyon doon sa binibiling bahay sa kanilang itinakdang panahon. Mm-hmm. Ibig sabihin, dahil hindi po nila natupad yung pangako nilang makakamove-in na itong nakabili sa kanila, bagaman sa installment basis, sa panahong kanilang pinagkasunduan, eh meron pong paglabag yan sa kasunduan yan. At the very least, meron po tayong tinatawag na breach of contract. Nako po. Na magbibigay karapatan dito po sa nakabili na iwanan na o talikuran na yung kontrata ng bilihan. Patay. O di kaya, ituloy ang kontrata pero humingi ng daños perjuicios. Nako. Dahil sa failure o dahil sa ng delivery. Kawalan ng kakayahan ng developer na ibigay yung titirhan nila sa itinakdang kasunduan. Yun po yung una. Pangalawa, pwede rin pong magkaroon, ginawang Ventulfo, ng kasong estafa. Naku. And take note, mabigat ito, Artikulo 315. Naku. At bakit po magkaroon ng estafa? Meron po kasing panlilinlang ipinahayag ng developer na may kakayahan siya na maaayos ang titirhan ng bumili. Naku. Sa ganitong takdang kapanahunan. Pero, yung palang kakayahang yon ay wala sa kanya. At pinatutunayan ito nung kanyang kabiguan na ibigay yung unit sa itinakdang panahon, sa pinagkasunduang period. So dahil dyan, guilty po. Naku. Yung owner-developer. Naku. Ng false misrepresentation. Naku. Meron siya nung kawalan ng kakayahang gampanan ang kanyang mga ipinangako. At ito po ay maituturing na isang kasong kriminal, estafa, no, ilalim ng Artikulo 315. Okay. Well, salamat Attorney Batas Mauricio sa paliwanag at mga tao na tututo pagdating sa ganitong klaseng mga sumbong na magkahalintulad man sumbong at sila ay kumbaga na-empower natin, na-educate natin, na-inform natin sila. Informative din ho ang ating public service dito. Yan ang layunin ho natin para ma-empower ho yung mga manunood sa mga itong klaseng mga sularinin or mga hamo na kinaharap nila o posibleng kaharapin pa. Ay sa akin, attorney, ano, dito sinabi ninyo, Artikulo 315. Opo. Anong paliwanag ho dyan? Sabi po ng Artikulo 315, ang isang tao na magpapanggap na meron siyang kakayahang gampanan ang mga tungkulin kanyang iniatang sa kanyang sarili, pero wala naman pala talagang kakayanan, ay nanloloko ng kanyang kapwa. At dahil nanloloko sa kanyang kapwa, at yung panlulokong yan, nasamahan ng pagbabayad ng pera ng taong naloko, itinuturing po yan na estafa, swindling, Naku. O di kaya falsely pretending Naku. To possess power and qualification. Ayun, attorney. Oy, attorney, ano, matapos nilang malaman, sabi ng collection, Cyril sa Gisin Billing and Collection Staff ng Grand Monaco, ready for release na raw yung refund ni Ryan. Inimbitan pumunta siya sa opisina. Kaya lang, baka naman 20,000 doon sa 20 gifts to. Abay, paano kung ganyan ang gagawin itong kanilang mga abogado? Parang sabihin, meron naman kaming initiative at may kusa naman kaming magbayad. Bagamat yung sinasabing Artikulo 315, yan ay hanggat nagbabayad kami, exempted na kami dyan. Pwede ho bang gawin dahilan yan? Well, hindi ho po pwede yan. Naalala ko dyan yung pong sinabi sa aklat ni Daniel sa Biblia. Di ba? Tekel, tekel, mene of harsin. Tinimbang ka, ngunit kulang. Patay. Ibig sabihin, bagamat meron po siyang alo na magbabayad, pero installment. Abay, hindi po katanggap-tanggap yan. Naku. Sa matalapa.
Ayun, okay. Nagmumukha pong wala pa rin siyang kakayahan, ibalik ang pera. Ako, stalling for tax, right. Tawag niya. Right. Yun naman, attorney, just in case, kung yun ang gagawin. Pero ayoko naman pangunahan, siguro mas magandang pupunta rin itong nagre-reklamo doon sa sinasabing Grand Monaco. Baka naman bayaran nila in full. Okay. Eh, medyo siguro ma-extinguish na yung sinasabing kaso in good faith. Yeah. Nagbayad na siguro sila, attorney. Okay na ba yan? Okay na po yun. Ayun, okay. With that, attorney, maraming salamat ano sa pag-i-educate ho natin at pag-i-inform ho natin at ganun din ho, empowering people dito ho sa mga kaukulang mga batas sa simple totoong taong na lumalapit ho sa atin sa mamamagitan ng inyong tanggapan. Attorney Batas Mauricio, maraming salamat. Maraming salamat po at gusto ko lang pasalamat dito po sa Lesante Medical and Diagnostic Center dito po sa ano ba ito, MS Del Pilar, Manila, kasi narinig po yung aking mga kaibigan, si Dr. Abby Alaba, si Vicky, dahil ito po isang magandang lugar dito. Okay. Na pwedeng puntahan at makatulungan natin. Salamat po ito. Ito po, karangalan po ni Atty. Batas. Makasama sa Pita Kilos Pronto. Alright, walang ano man. Okay, so ganito lang ang gagawin natin, ano? Pupuntahan mo to. Yes, sir. Gusto mo samahan ka namin? Mas okay po. Pag kumasa, relax ka lang. Okay. Tingnan muna natin kasi baka naman eh magbayad sila. Okay. Ayoko naman pangunahan, ha? Yes po. Nakahinga ka na ba? Opo. So, okay, excuse me. Para makita. Breathe in. Breathe out. Okay. Thank you po, sir. Para hindi tumas ang blood pressure mo. Para hindi ka mahilo kasi may air kang papasok sa iyong lungs, papunta sa iyong, sa iyong utak. Nang sa ganun, hindi compromise ang iyong oxygen sa katawan.